Welcome na naman muli sa ating YouTube channel, Kaway-Kaway sa ating mga ka-farmers. So, nandito na naman tayo sa ating bintana upang ipasilip sa inyo ang ating backyard farm. Pagising ko ngayong umaga, saktong-sakto nagpapakain na ng ating mga alaga. So, Kaway-Kaway sa ating mga ka-farmers. Shout out sa ating mga OFW na nangangarap, nagplaplano na pag-uwi ng Pilipinas gawing for good business ang farming business. At para naman sa ating mga basher, nasabi nila content lang yung ating mga video. Shout out sa inyong lahat. Oo, pang content lang naman talaga yung ating video para ipakita sa ating mga kapwa Pilipino na nasa ibang bansa na dito sa Pilipinas, basta't hindi ka lang tamad ay siguradong mayroong kang kikitain na pera. Pinapakita po natin sa mga video natin na yung farming business, basta't mayroong kang idea ay siguradong pwede kang kumita basta't madiskarte ka. Yung ating pag-uusapan dito mga ka-farmers, kumbaga yung ating main na topic ngayon is kung papaano po natin mapaparami ang ating mga alaga kahit wala po tayong incubator, kung wala po tayong pambili. So, ito po yung ating diskarte, pero yung diskarte po natin makikita nyo doon sa dulo. Ituturo ko po sa inyo kung papaano po ang ating ginagawa para mapabilis po natin maparami at hindi na po natin kailangan bumili ng incubator para mapapisa ang ating mga itlog ng RIR, ng ating black astrolop at iba pa nating mga itlog. Pero kung ikaw naman ay may pambili ng incubator, mas maganda yan mga ka-farmers. Pero kung wala, ito ang mainam na ginagawa po natin. Pero bago natin ituloy ang ating kwentuhan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Piliin mo yung all para updated ka lagi sa ating mga videos na lumalabas. So ayan yung ating mga alaga. Ang sarap nilang tingnan sa itaas pag dito tayo nagbibidyo. Ang ating ginawang feeders mga ka-farmers ay planchavo po yan. Nag-bend tayo ng planchavo para hindi mahuhulog yung mga pagkain. Hinulma natin ng maayos para maging maganda yung kanilang kainan. At sa gitna, nilagyan po natin yan ng divider. Kasi pag hindi po natin nilagyan ng divider, mga ka-farmers, ay yung iba nakapatong. Tingnan nyo, yung iba nga, kahit may divider na, umapatong pa rin. Ang nangyayari, natatapon tuloy yung kanilang pagkain. Dalawang linya yung ating ginawa para hindi sila nagsisikipan. Kasi sa una mga ka-farmers, isa lang yung ating ginawa pero nag-aagawan sila. Masyadong masikip. Kaya ngayon, nakakain na sila ng maayos. Ang ating pinapakain lagi dito mga ka-farmers, yung mga gulay na ginayat. So, sa una, hinihingi lang ito natin sa merkado. Pero ngayon, yung iba nagbibinta na. Yung iba naman nagbibigay lang. So yung iba binibinta, bawat isang supot ay 20. Pero ayos na mga ka-farmers. Malaking tipid na rin yan. Pang isnak-isnak nila. Instead na itinapon, iiponin po nila. Alam naman nila na pupunta po tayo at binibili po natin. Pero may mga iba po tayo mga kaibigan doon sa merkado na binibigay na lang nila. Umaga at saka hapon, nagbibigay po tayo ng ginayat na mga gulay na may kasamang feeds, minsan darak o tinatawag na ipa. Pagdating naman ng alas dos, pag meron tayong crack corn, nagbibigay tayo ng snack nila. Ayan, nakikita nyo. Crack corn po yan. Hindi naman marami. Sakto lang na magkaroon sila ng snack. Kung mapapansin nyo, talagang napakarami na natin na alaga dito pabo. Pero kung babalikan ko yung ating pagsisimula dito, is nagsimula po tayo sa maliit lang mga ka-farmers. Hanggang na-enjoy po natin at na-discover po natin na ang pabo ay napakadaling paramihin at hindi po siya maarte sa pagkain. Kaya dyan po ako nagkagusto kahit anong mga damo-damo na pwede natin gayatin at haluan ng feeds at haluan ng ipa
ay pwede natin na ipakain sa ating alagang pabo. Kahit nga yung ating mga halaman, pag nakalabas yung ating mga alagang pabo ay siguradong kalbo yan, mga ka-farmers. At yung ating pinartner naman, naisip ko yung RIR. Kasi inisip ko yung mga RIR, maganda, malalaki. Pagdating sa katayan, malalaki yung ating karne na makukuha. At sa pagbibinta naman ng fertile egg ay pwede tayong kumita. Tamang-tamang partner po sa ating mga alagang pabo. Kahit wala po tayong incubator, ayos lang. Kaya natin paramihin. Kasi alam naman natin na ang RIR ay hindi po yan maglilimlim. Pagkatapos pong mag-itlog yan, aalis na po yan sa kanilang pinag-itlogan. Pero yung ating alagang pabo, pag nag-itlog po yan, kung saan sila nang-itlog, doon po yun babalik. Kaya naglilimlim po sila. So ang ginagawa po natin, kung marami na po yung itlog ng ating RIR, pag meron tayong mga naglilimlim na pabo, inalagay natin yung mga itlog ng ating RIR, mga ka-farmers. So sila po yung tagalimlim ng itlog ng ating RIR. Kaya para sa ating mga ka-farmers na medyo walang budget para makabili ng incubator kasi may kamahalan ang incubator, ito po yung napakagandang setup. Pabo at RIR, pabo at decal, pwede astrolope, mga ka-farmers, depende po kung ano ang iyong gustong pagsamahin. So yan, makikita nyo naman, hindi po yan sila nag-aaway. Ang kadalasan nag-aaway dito yung mga lalaking pabo. Ayan, kung makikita nyo yung nakapalibot na mababa yung bubong, sa ilalim po, dyan po sila nangingitlog. Yan po yung ating setup ng ating backyard farm. Ayan, ang sarap niyang tingnan, mga ka-farmers. Nakakatanggal ng stress. Pag pumupunta ako dito sa likod ng ating bahay, napakagandang tingnan na may isip mo, itong likod bahay dati is parang wala lang, hindi natin pinapansin. Nang dumating yung panahon na na-discover natin na pwede pala natin gawing backyard na pwedeng mag-alaga ng livestock. Ayan o, mga ka-farmers. Ayan, marami nagka-comment sa atin na magkakaroon daw ng sugat yung mga paa ng ating mga manok kasi mayroong mga bato, mayroong graba. So, sa aking experience, mga ka-farmers, hindi po nagkakasugat. Ang kagandahan, pag mayroong graba, hindi nagiging maputik yung ating lugar nito. At meron tayo, mga ka-farmers, nagtatanong kung ano yung pinapakain po natin sa ating mga maliit na pabo at saka RIR. So makikita nyo naman, mga ka-farmers, ayan, 2 weeks pa lang yan, mga ka-farmers, pero ang lalakas ng kumain ng ating mga ginayat na mga gulay-gulay. Ayan po yung ating RIR. Ayan. So ayan po yung ebidensya, mga ka-farmers. Pero siyempre, mga ka-farmers, pag day-old pa lang yung ating mga alaga, normal po yan na magbibigay po tayo ng chick booster, crumble. Yung po yun talaga yung panimula sa ating pagpapakain ng ating mga maliliit pa na pabo at saka yung ating RIR, yung ating mga manok. Pero dahan-dahan, sinasanay po natin lagyan ng mga ginayat na gulay-gulay. Para habang lumalaki sila ay nasasanay sila na kumain ng organic na pagkain. So dito naman, mga ka-farmers, dito natin nilalagay yung ating mga naglilimlim na pabo. So ito na nga, mga ka-farmers, yan ang sinasabi ko, sila yung tagalimlim ng ating RIR. Mayroon ng isang sisiw na lumabas. Yan. Ang kagandahan, pag pabo ang naglimlim sa ating mga itlog, mga ka-farmers, talagang protektado po nila. Sinusubukan po natin kunin yung sisiw, pero tingnan nyo naman, tutukain po tayo nyan pag pilit po natin kunin yung kanyang sisiw. Nagkaroon po tayo ng experiment, yung sisiw na yan ay hindi po natin kinuha ng 3 araw. Ang kagandahan, hindi po namatay or hindi po nawala ang sisiw na yan. So ibig sabihin, talagang protektado sila ng pabo. So tinutuka nila pag lumapit yung daga kasi yan po yung matinding kalaban, yung daga, mga ka-farmers. Pag nakagat,
Naku po, patay yung ating sisiw. So, ang kagandahan pag pabo ay yung ating naglilimlim, talagang protektado po yan. At ang kagandahan pa dyan mga ka-farmers, alam ng pabo yung mga bugok, tinatanggal nila, nilalayo nila sa kanilang pugad pag meron masamang amoy or yung bugok mga ka-farmers, yung hindi magiging sisiw. So ito po yung ating lugar dito na palimliman ng ating mga pabo. Hindi po natin sila pinapalabas doon sa maputik na lugar. Kasi pag napakalabas, madumi yung paa, nagkakaroon ng putik. Pagbalik dito sa mga itlog, nababawasan yung hatching rate ng ating mga itlog kasi nadudumihan. Ang ginagawa po natin, nagbibigay po tayo ng pagkain at saka tubig na may inom dito. Kasi nga, naglilimlim yung ating pabo. So, namamayat sila. Kailangan meron silang pagkain at meron silang malinis na tubig na magsusustain sa kanila mga ka-farmers. Kaya sa ating mga ka-farmers, nagplaplano na magtayo ng farming business. Ayan, napakaganda pong setup dito. Kahit wala kang incubator, basta't meron kang pabo, ayan, shifting-shifting ang mga sisiw nila. Kahit lumapit yung daga na yan, tutukain nila yan mga ka-farmers. Hindi po yan makakalapit. Kaya may iwasan po yung ating pagkamatay ng ating mga sisiw. Ang kagandahan sa ating mga alagang pabo, pag naglimlim sila, hindi po sila nag-aaway. Kita nyo naman mga ka-farmers, sama-sama sila sa isang malaking pugad. So ito po yung patunay mga ka-farmers, kung gusto mong magtayo ng farming business, kahit wala kang pambili ng incubator o mga gamit, mayroon pong paraan. So kailangan mo lang aralin ng aralin at sigurado madidiscover mo yan sa sarili mo. Kung saan kang magkakamali, ika nga, doon ka matututo. So, ayan mga ka-farmers, oh, talagang protektado po yan mga ka-farmers. Hindi po pinapahawakan yung sisiw na yan. Feeling nila, anak po nila. Pero RIR po yan mga ka-farmers. Nag-aanohan sila. Tutumpok-tumpok mga ka-farmers. Hindi po yan nag-aaway. So, ayan lang mga ka-farmers. Sana ay mayroon kayong natutunan na aral sa videos na ito. Kaway-kaway sa ating mga ka-farmers, sa mga nagplaplano, sana maging matagumpay po tayo. At syempre, kailangan ng sipag at syaga para mapagtagumpayan po natin yung ating farming business na pinaplano. So, kaway-kaway mga ka-farmers, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ang iyong pag-subscribe ay napakalaking tulong po. Magandang araw at...